Maulang gabi sa ating lahat. So medyo maganda po ang panahon. Kaya po ako mag-vlog ngayon. At saka isa pa po yung katotohanan po na yung discussion po talaga na ito ay talagang kailangan na rin po natin pag-usapan dito po sa ating vlog. Ito po yung may kinalaman doon sa partial rapture. Ano po ba ang partial rapture? Ito po yung paniniwala na sa rapture daw, ang ira-rapture lang daw ni Jesus ay yung mga Kristiyanong dedicated, naglilingkod, at nakahanda sa kanyang pagbabalik. Wherein, maiiwan daw dito yung mga Kristiyano. Tandaan nyo, mga Kristiyano raw na naglagak din ng pananampalataya kay Jesus pero hindi raw active sa gawain, naging tamad daw. Yan po ay maling paniniwala, maling view. Tandaan po natin, once nung nasave po tayo, once we were saved by the Lord Jesus Christ, hindi po niya naging basihan yung works natin. So, alam po ninyo, napakabuti po ng puso ng Panginoong Jesus. Okay? By grace, niligtas po tayo, not by works. Ayan po ang talagang totoo diyan. So, kay ikaw ay naglilingkod na Kristiyano, kay ikaw ay hindi ganong naglilingkod na Kristiyano, pagdating ng rapture, mararapture kayong lahat. Mararapture tayong lahat. Mararapture siya. Mararapture din naman yon. Mararapture din naman si ganito, si ganyan. Why? Dahil naglagak ng pananampalataya kay Jesus. Apart from our works. Kasi yung mga tao na iniligtas ng Panginoong Jesus, tayo po yon. We are not perfect. We are just forgiven. Pero sa mata ng Diyos, perfect tayo, not because of our own righteousness, but because doon sa tinapos na gawain ni Jesus Christ sa cross. Again, lahat ng Kristiyano, meaning lahat ng naglagak ng tiwala kay Jesus, kahit ano pa man ang behavior niyan, basta naglagak ng pananampalataya kay Jesus, mararapture po yan. Wala pong partial rapture. Lahat ng naglagak ng pananampalataya sa kanya, mararapture. Ngayon, sino yung mga naiwan dito sa lupa? Siyempre, ito yung mga hindi nagtiwala sa kanya. O ito yung mga nag-reject sa kanya as Lord and Savior. Okay. Another point na gusto kong bigyan ng diin dito, alam po ba ninyo, talagang pinagdidiinan ko po sa channel na ito o sa mga vlogs dito o sa mga vlog na ito na bago dumating yung matinding kapighati ang walang pangalawa, yan ang tawag ko dyan eh, kapighati ang walang pangalawa, ito yung 7-year tribulation, bago dumating yan, talagang preach ko po dito. Bago dumating yan, ira-rapture na tayo ni Jesus. Yes. Dahil yan ang clear, crystal clear, clear as the sky, na turo ng Biblia tungkol sa usaping yan. Walang ibang views. Okay? Walang mid-trib at wala rin post-trib. Pre-trib po ang tama. Naninindigan tayo dyan. Bakit? Makinig pong mabuti. Okay? Alam po ba ninyo sa aklat ng Revelation, ito medyo magkaroon po tayo rito ng trivia, kaya sabi ko po, iba po yung nag-aaral po tayo. Para hindi po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga bulaang propeta na nangangaral din ng Bible na mali-mali ang tinuturo sa atin. Hindi po ba? Para meron po tayong giya, gabay, at guide. Okay? So, sa Book of Revelation, makinig pong mabuti, very important po ito, sa Book of Revelation, 19 times lamang nabanggit ang church. Again,
sa Book of Revelation, sa aklat ng Apokalipsis, ng pahayag, 19 na beses. Ano pang sabi sa 19? 19 na beses or 19 times lamang na nabanggit ang church sa buong aklat ng Revelation. At nabanggit lang ang church ng 19 times sa mula chapter 1 hanggang chapter 3. Pag nagbasa ka ng pag binasa mo ang Book of Revelation mula chapter 4 hanggang sa chapter 22, wala ka nang mababasa ang church sapagkat ang church during that time nasa langit na, na-rapture na. Amen. Basa-basa rin pag may time para hindi masayang ang ating oras, di ba? Okay. Babasahin ko po sa inyo, isang talata lang po ito. Hindi na po ako magbibigay ng maraming talata. Bagamat napakarami pong talata nito. Isang talata lang po ibibigay ko. Nasa pahayag chapter 3 or Revelation chapter 3 verse 10. You know what? Tuwang-tuwa ako dito sa aking na-download na Bible. No? Tagalog siya. At yung Tagalog na gamit din eh, ay yung Tagalog natin ngayon. Ayan. So we can, you know, easily relate, you know, sa mga lingwaheng nakapaloob nga po. Dito nga po sa Bible na ito. Okay, basahin natin ang pahayag, kabanata 3, at talatang cheese. Revelation chapter 3, verse 10. Sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Again, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sino po yung kausap ng Panginoon dito? Ito po ay ang church. Amen? Ang kausap ni Jesus dito ay ang church. Sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao. Makinig, sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito yung mga naiwan. Darating doon sa mga taong naiwan. Ibig sabihin, ba't sinabi ba ni Jesus dito sapagkat nagtiyaga ka? Sapagkat nagtiyaga ka, okay. May naisip na po kayo? Sapagkat kung simula nung naging born again po tayo, pinepersecute na po tayo. Amen? May mga pumepersecute sa atin. Diba kinakantaan pa tayo ng mga praise the Lord, alive, alive, alive. Niloloko-loko tayong ganyan. Para tayong, you know, para minamaliit tayo, para hindi tayo binibigyan ng pansin. Ibig sabihin, lahat ng yun na pagtiyagaan natin habang hindi pa dumarating yung rapture. Pero, makinig, hindi po yun ang basihan para pumunta tayo ng langit. Mabuti pa, babasahin ko po sa English translation. Meron po ako rito King James Version. King James Version. Basahin na po natin sa King James. Ito po ang pinakamalapit sa wikang Griego. That's why wala silang may pipintas na ano pa man na ganito ganyan. At least basahin na po natin dito para mas maganda. Revelation chapter 3 verse 10. At ito po ang tinuran ng King James Version. Because thou hast kept the word of my patience. Ang ganda sa English pala. I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Kaya gusto ko po sa King James, makinig, binanggit niya yung time of temptation or hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Okay. Alam niyo po ba? Yung hour of temptation na yan, yan po yung great tribulation. Mm-mm. Kasi ang tribulation po, nahahati po yan sa dalawang part. Una yung tribulation, first 3.5 years, at susunod, the great tribulation. At maganda yung sali ng King James na ginamit niya, hour of temptation. Yes. Why? Sino po ba ang tempter? Si Satanas. Ibig sabihin, nung na-rapture na ang church, nung na-rapture na mga born-again Christians, you know, mga believers, Jesus, tayo po yun,
Si Satanas na po. Hell on earth, literal hell on earth na po ang nangyayari din eh sa earth na ito. The tempter, siya na po ang nagbibidabidahan dito noon. Amen? Meron siyang puppet, yung Antikristo. Tingnan nyo, ang ganda sa English. Because thou hast kept the word of my patience. Ayun pala yun. Ibig sabihin, kahit tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, pinagtatawanan tayo minsan, hindi tayo pinaniniwalaan, wala minsan tayong boses. Kaya sabi ni Jesus, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Ibig sabihin, sa ibang salin, pwede ko sabihin na, poprotektahan kita sa oras na si Satanas ay naghahari na sandigdigan. Diba? Which shall come upon all the world. Tingnan nyo, world ang gamit, oh. Pwedeng isalin ng earth yan, pero world ang gamit kasi worthy. Di ba, worthy? Yes. Kaya maganda rin po sa King James, no? To try them that dwell upon the earth. Pinaghiwalay niya yung earth at saka world. I like this, salin. I like this translation. So, yung katotohanan na wala na ang church mula chapter 4 hanggang 22, again, nasabi ko na po kanina, it means only one thing, na rapture na po tayo. Hindi pababayaan ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang bride na pakakasalan, tayo po yon ay sumuong, you know, doon sa mga katampalasanan na gagawin ni Satanas sa Great Tribulation or sa Tribulation of Great Tribulation. Basta 7 taon lahat yun. Dahil since we are the bride of the Lord Jesus Christ, tayo ang kanyang apple of the eye, protected niya tayo, iingatan niya tayo. Okay? So yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Naway magkaroon tayo ng kumpiyansa, magkaroon tayo ng confidence that we are highly favored and greatly blessed, and most of all, we are loved by the Lord Jesus Himself. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa magandang channel na ito, you know what? I invite you to do so. Click mo na yung notification bell na yan, wag mo nang patagalin para magkaroon ka ng mga tinatawag na paalala o reminder na may mga bagong uploaded, which is madalas ko pong ginagawa lately. I think one day, nakakapag-upload ako ng maximum 4 videos, no? So, dahil mahalaga po talaga. Ang mga mostly na ina-upload ko po rito, life application, yung mga nangyayari sa buhay araw-araw. Tapos meron din po tayong Bible study. At meron din po tayong eschatology. Mostly right now, nagpo-focus po tayo ngayon sa eschatology. Tulad po nito, eschatology is the study of the end times. Kasi po, end times na pong talaga ngayon. Tignan mo lang yung behavior ng mga tao. Tignan mo lang yung kanilang mga kaisipan. Tignan mo lang yung dating mabait ngayon nagiging immoral. Makikita mo, end times na po tayo. Kung hindi mo nakikita yan, there's something in your eyes na kailangan mong pagpagin. Okay? So, makikita mo kung paano makitungo ang isang tao sa isang tao. Alam mo, some 20 years back, hindi ko masyadong binibigyan ng pansin ng eschatology. More on Christian living. Yes, ay na madalas kong pinipreach. Ay na madalas kong sineshare sa mga tao during that time. You know what? Bata pa ako noon. Pero ang preaching ko noon ay about the love of Jesus. Which is true, ah. Lagi naman, di naman nagbabago yun. Yung mga nadadown, binibigyan natin ng hope. Pero as I review my ministry, bibihira akong mag-eschatology. Although alam ko na po ang mga ito, syempre, ilang Bible school din ang pinasukan natin. At pumasok din ako sa online Bible school. Marami akong nalaman. Pero pero ito pong sasabihin ko po sa inyo. Karamihan minsan ng natututunan natin sa Bible school, hindi natin maia-apply sa totoong ministry. Kasi ako, mostly, yung ibang natutunan ko rin, nakalimutan ko na po yung iba. But dito po, sa mga vlogs natin ngayon,
karamihan ng sinasabi ko rito is by or through the revelation of the Lord Jesus Christ. Amen? Pinagmamalay ko po yan kung ano yung nire-reveal sa akin ni Jesus, siya kong sinasabi sa inyo. Sapagkat you deserve to know the love of Jesus. Maulan po ang gabi ngayon, so masarap pong matulog. Okay? So, yan po ay biyaya ng Panginoong Jesus. Ang rain, sumisimbolo po yan sa pagbuhos. No? May mga pinopour siya na mga blessings sa atin. So, ibig sabihin, habang natutulog tayo mamaya, blessed tayo ni Jesus. Pagising natin bukas, oh wow, thank you Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.